San Antonio Spurs, mga idol, tutulungan ba ang team ng Los Angeles Lakers para nga makuha na nila itong si Kyrie Irving? Sinabi kasi ni Adrian Wojnarowski na maaari nga daw na maging facilitator itong ang team ng San Antonio dito nga sa Kyrie Irving and Russell Westbrook trade. Wala kasi masyadong interest na kunin nga ang Nets, mga idol, ang napakalaking kontrata neto ni Westbrook na 47 million. At ang magiging senaryo nga niyan, mga idol, ay ganito. Kukunin nga ng San Antonio Spurs itong si Russell Westbrook at possibly magkaroon sila ng buyout at magkaka-reward nga sila ng isang first round pick or maybe two first round pick sa kanilang magandang loob na pagkuha dito kay Westbrook dahil rebuilding mode sila, mga idol. Wala silang pake sa mga panalo, mga idol. Gusto nila ay mga first round pick, mga assets for the future. At yan nga ay magandang move para sa Spurs. Makaka-acquire nga sila, mga idol, ng 1 to 2 first round pick. Ang Lakers naman makukuha ang kanilang mga pangarap na player, Kyrie Irving. At para naman sa Brooklyn Nets, sa hindi nila pagtanggap dito ay Westbrook, ay magkakaroon lang naman sila, mga idol, ng $21 million in salary. Pwede nila yung gastusin sa free agency. Makaka-clear nga sila ng napakalaking cap space, mga idol, kapag nga sumali ang Spurs at ginawa itong 3-team trade. Makukuha pa nila ang first round pick ng Lakers, mga idol, at makukuha nga rin nila itong si Doc McDermott sa trade na ito. So parang win-win-win situation nga, mga idol, ang mangyayari sa tatlong team. Marerewardan ng San Antonio Spurs, mga idol, ng 1-3 na first round pick kapag nga kinuha nila itong si Westbrook at nag-buyout. Ang Nets naman ay makaka-clear ng malaking cap space, magbibigay flexibility sa kanila, mga idol, sa free agency. Ang Lakers makukuha ang kanilang mga players na gusto. Kaya nga, mga idol, parang it makes sense daw para sa tatlong team na gawin nga itong trade na ito. Pero mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa trade scenario na ito na pinropose nga, mga idol, ng ilang mga NBA reporter? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At pag-usapan naman natin, mga idol, ang sinabi nga neto ni Kendrick Perkins patungkol sa Clippers. Sabi niya ang healthy Clippers team nga daw ang kanyang favorite na manalo ng 2023 NBA Championship. Dahil nga, mga idol, malakas kasi ang kanilang projected lineup, mga idol. Starters, John Wall, Paul George, Kawhi Leonard, Marcus Morris, Ibiza Zubac. Reserves, Reggie Jackson, Luke Kennard, Norman Powell, Terrence Mann at Robert Covington. Very solid team on paper, mga idol. At nakita rin naman natin na capable ang team ng Clippers. Kahit nga wala itong si PG at si Kawhi last season, ay talagang nakapag-compete pa sila. Tapos dinagdagan pa nga ng mga reliable role players na si Norman Powell at pati na rin si Covington. Tapos babalik pa itong si Kawhi Leonard at pati na rin si Paul George. Dinagdagan pa ni John Wall. Kaya naman, mga idol, ang pinili ni Kendrick Perkins para nga maging NBA champions for next season kapag healthy ay ang team ng Los Angeles Clippers. Last balita naman tayo, mga idol. Itong ang team ng Phoenix Suns ay hindi nga sasapat para nga makuha itong si Kevin Durant ayon sa isang NBA GM. Sinabi niya nga na ang offer nga doon na si DeAndre Ayton, Mikal Bridges, Cam Johnson at kahit 5 picks pa nga daw yan ay hindi sapat para nga dito kay Kevin Durant. Hindi natin alam kung sino ang NBA GM na to, mga idol. Baka mamaya sinisiraan lang pala ang team ng Phoenix Suns. Baka mamaya GM pala to ng team ng Miami Heat na isa rin sa mga preferred destinations ni KD. Pero nilinaw na din kasi ng team ng Brooklyn Nets, mga idol, na gusto nga daw nila ng all-star level player. Isang young player na may magandang future at mga picks. Tapos sinabi pa nga rin ng Nets, mga idol, na hindi nga daw nila ititrade itong si KD dito nga sa team ng Phoenix Suns kapag hindi kapalit si Devin Booker. Kaya nga, mga idol, ang chances ng team ng Phoenix Suns sa pagkuha dito kay KD ay parang medyo mapabababa nga, mga idol. Pero hindi dapat sumuko ang team ng Phoenix Suns. Siguradong pwede rin sila gumamit ng isa pang team, 3-team trade, para nga makuha nila atong si Kevin Durant mula sa team ng Brooklyn Nets. Pero anyways nga, mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!